kasi una-una wala naman din akong plano magsalita kasi hindi ko naman naramdaman na obligado ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginawa. Explain ko lang na ano yung nangyari. Ang dami nang nakikisaw-saw. Ang dami na rin nakikisali na kung ano yung pinaniniwalaan ng isa, yun na din yung pinaniniwalaan ng lahat. And sobrang dami ko na rin masasakit na salita na natanggap. Kaya feeling ko time na rin para sabihin kung ano yung nararamdaman ko. And to make it short, punta tayo nung June 1. June 1 ako dumating dito kasi nakapag-usap kami ni Da. And si Da yung tipo ng kaibigan na 5 years na kasi kami magkakilala, and every time na magrarant ako sa kanya, sabihin na tara na kasi, collab na kasi, gawa na tayo ng kanta. Ba't ako napadpa dito? Yun lang. Hindi pa ba obvious para gumawa ng kanta? So June 1, puyat ako, lasing ako, nakapag-live pa ako sa Bigo. And so, yun nga, napagbigo pa ako, June 1 ako napadpad dito. Pagdating ko dito, wala akong tulog, pero nagtuloy-tuloy yung inom namin. Ano oras na kami nakatulog? June 2 ng mga tanghali or hapon yun. And then, nagising kami kasi ginising kami ng friend namin dito na, uy, trending na pala kami. So, nagulat ako. Kasi unang-una, nakapag-update ako sa nanay ko pagkarating ko dito. May mga pruweba ako na nag-send pa ako ng picture namin ni Ate Najila na nandito ako kilada. Tapos, ewan ko ah, kung ano pumasok sa utak ng nanay ko. Kasi syempre yung nanay ko, stress din yun sa tindahan, sa mga ginagawa niya sa araw-araw. So siguro na aning lang yung nanay ko, ewan ko kung sinong umaning ah, para makapag-post siya ng ganun. Hindi ko masisisi yung nanay ko kasi syempre nag-alala lang. Buong araw ba naman ako hindi nakapag-update sa kanya. Tapos ito, nagulat kasi ako. Itong second kasi, sobrang okay nung hiwalay namin. Anong petsa ko, umalis sa condo, May 26, kasi magbe-birthday yung nanay ko kinabukasan. Tapos, shinare niya yung post ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano yung paandar na gusto niya. Kasi, bago kami maghiwalay, sabi ko, teka lang, wag muna tayo magpo-post agad kasi hindi lang naman tayo yung dalawang tao sa mundo. May mga nagmamahal. Hayaan natin silang makaramdam din, dun tayo magpo-post na hiwalay na tayo. Eh puta, pagkagising ko, bigla ba namang may breakup post? Tapos, shinare niya yung pinost ng nanay ko. Ang kinoment niya pa, isang linggo na daw pala ako dito kay Lasta. So, ayun, putang ina lang. Sabi ko, wala nung paandar netong taong to. Like, wala naman akong ginawa sa kanya. Like, hindi ko alam kung ano talagang pumasok sa isip niya para mag-comment siya ng ganun. Actually, siya naman talaga nagpalaki nito eh. Siya may gawa nito eh. Tapos ngayon, may nag-comment daw kasi sa post na pinost niya sa Rai and Con, napadelete siya ng post. Alam naman nating lahat na may scandal siya. So, nung lumabas yon, napadelete siya. Paliwanag ko lang din kung ba't kami nag-iwalay. Sa loob ng dalawang taon, hindi naman kami magtatagal kung hindi naman din namin pinilit magtagal. Like, kung hindi naman namin talaga pinilit na ayusin kung ano yung mga pinag-awayan namin, pero kasi dumating na ako sa point na sobrang ayoko na din. Sobrang toxic, yun lang. And siguro hindi ko rin naman siguro kasalanan, diba, na kumawala ako. Kasi ano bang mas pipiliin ko, yung relasyon na pipilitin ko bang salbahin o yung sarili ko na nawawala na dun sa relasyon. So, kinailangan ko din naman na makalaya ako. And promise, sobrang sarap lang din sa pakiramdam na ayun, nawala na. And ayun nga, napag-usapan na namin yung breakup. Sabi nga namin, huwag mo na magpo-post. Pero ayun nga, issue siya eh. To gusto niya, diba? Sa akin lang, nagpaniwala kasi agad yung mga tao na 1 week daw akong nandito. And for me, gusto ko lang din naman linisin yung pangalan ni Da. Kasi, porket ba nakasama ko si Da, ganun na agad yung iniisip sa akin. Mali yun. Kasi sobrang naging mabuting kaibigan din naman sa akin si Da. And never naman akong pinakitaan na kung ano-ano mga motibo na kung anong iniisip nyo. So, yun lang. Gusto ko lang din iklaro yung pangalan niya kasi hindi siya yung reason ng breakup namin. Sobrang gago naman kung ganun. Walang nagloko, wala kaming third party. Ang sa amin lang, toxic kaming dalawa. Toxic kami sa relasyon naming dalawa na, ayun nga, hindi na rin namin kinaya yung katoxican. Kasi ang hirap nga naman, yung securities namin nagtatalo. Kumbaga, ang daming bawal. Pag may ganito, may masasabi. So, ako, tama na. So, yun yung rason kung ba't kami naghiwalay sa lahat ng mga nagtatanong. So, sa mga nagsasabi na, ah, parang putang ina, wala lang kay Rising, hindi nyo lang alam. Na hindi nyo lang alam yung impact sa akin na masakit din naman makipaghiwalay. Siyempre, dalawang taon din yung pinundasyon naming dalawa. And hindi nyo rin alam kung ano yung inner demons ko. Pero mas pinapakita ko kasi na chill lang ako. Na hindi kasi ako ganong tao eh, na parang palaban. Na hindi ako nagkukot. Alam mo yun, hindi ako nagkukot ng attention for clout. Kasi sobrang dami na ikisaw-saw. Lalo ka na makagago, wala akong
pinagawa sa iyo, kaya huwag mo kong sasabihan pok-pok. Kasi kung ano yung pinaliwalaan mong 1 week, tanga ka, magbasa ka, check your facts, yun lang. Kasi isang araw na naman ako hindi nakapagparamdam sa iyo, 1 week yun. Magbasa-basa ka, puro ka kasi pauso eh. Ang hilig mo, kasi alam mo yun, ang hilig mong maki... And kaya ako lang naman to in IG story kasi hindi ko to papakinabangan eh. Hindi ko to i-vlog para sumikat ako or what. And kung sino yung gusto makinig, makinig kayo kung ayaw nyo. Eh, di bala kayo sa buhay nyo, at least nagsalita na ako. Gusto ko lang din iklaro yung sarili ko. And salamat sa mga kaibigan ko na nag-check sa akin. Sorry kung hindi ako makapag-reply talaga kasi hindi ko pa kaya. Sobrang dami nyo. Like every time natatanongin nyo kung okay lang ako, parang gusto ko na lang sumabog. Like, alam ko, sobrang okay ako ngayon kung nasan man ako ngayon dito. Pero syempre, nahihiya din naman ako sa mga kasama ko, makita nila ako mag-breakdown. Kung alam nyo lang din kung gaano kahirap. Kaya, alam nyo yun, ingat-ingat na lang din kayo sa mga pinagsasabi nyo. And bahala na kayo kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Kasi, kung ano gusto nyo, hindi ko naman ipipilit yung pag-intindi nyo kasi ganun kayo. Gusto nyo maging tanga, edi yan, intindihin nyo. Hindi ko nakasalanan yun. Basta ako, alam ko, si God lang yung witness ko. And hindi ko kailangan din patunayan yung sarili. Basta, ayun, say what you wanna say. Wala naman akong pakialam. Oo, minsan nagbabasa ako. Pero bahala kayo kung anong gusto nyo sabihin. Sa mag-ingat na lang kayo kasi may pandemic din tayo ngayon. Huwag na lang kayong palalabas. And, ayun, God bless. Bago kayo manghusga, tingnan nyo din yung mga sarili nyo. Kasi minsan nakakasakit din kayo. Sa inyo din yan. Charot! Basahin guys. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Awa sa malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit yun. Mas mabibilib pa ako kung hindi fake accounting gamit. Pag-usapan natin yung tattoo niya na wrong grammar. Oh shit! Huwag naman kayong ganyan. Oh, pero... Pero... Lewag. Lewag. Nananay. Aba, putang ina! Wow! Yeah! Anong yan? Fresh from the butt! F-A-F. Fresh as fuck! Yeah! Ang dami na. Sabi, yung jump ka naman, no? Sabi nga nila magpapit. Yeah, magpagupit na daw ako. Hindi daw ang fresh ko daw doon, pre. Eh wala, nagpapag... Tanungin mo nga ako, boy. mga random na tanong. At sasagutin ko yan. Ngayon mismo. Right here. Masaya ba ngayon? Oo naman, sobra. Ito. Ano masasabi mo sa mga... bullshit na binabato nila na wala namang katotohanan? Pansin ko sa'yo, pre, parang hindi ka naman apektado eh. Hindi naman mabasag yung kagayaan namin. Hindi nyo ako mababasag. Malabo nyo ako mabasag. Nagsanay pwersa nga eh. Hindi kinaya. Yung mga tao dito, yung mga tao dito, mahal ako ng mga tao dito, man. Yung mga tao dyan. Ito lang yung tao. Arot na. Napakalaking sampal na sa akin nun. Na, alam niyo na parang dati hindi pa. Ayoko na pag-usapan dito to, men. Puta na, pero dapat alam, dapat nalalaman niyo to na Cyril no more. Yeah. Hindi na mababalik 'yun. Ano sa ganyan pumunta? Kasi na-overdose na ako. What the fuck is that? Mga tao dyan, basura. Yung nanay mo, nagbabasura. Paano basura? Hindi ka mahal ng mama mo. Basura pala eh. Tangina mga kaibigan, tangputa. Si Put!
Walker dati yan, kilala ng tropa ko handler niyan. Asan? Oh shit. Wala ko doy. Oops. They're coming. Kung pwede lang dalhin lahat sila dito para makita ko lang kung anong talaga yung samahan dito. Oo. Wala eh. Yung manunood lang sila, no? Oo. Gano'n tayo kasi. Kung nandito dito kayo, may libreng concert dito sila si J-Ro at Casta Klee. Yeah. Your talent. Doon na sa mga basura nga kami. Eh, wag na. Wag na. Sige na. Ang aga-aga, puro pagmumura. Eh, putang ina naman kasi. Walang iiyak sa pajama. Walang iiyakan sa pajama. Pajama lang yan, ondo sa inidoro ko ninyo. Diba? Pakilalimin. Ito lang ang masasabi, ito lang ang masasabi ko, ha. Seb. No. Di mo kaya, Seb. Di mo kaya. Ah, kasi alam mo bakit? Tangina, nananahimik ako dito. Diba? I'm just fucking living my life. What the fuck is wrong with you? Fucking crazy? Diba? Pajama lang, men. Tapatan mo yung kanta ko ng mga content mo, sige. Oh. Tapatan mo yung kanta ko ng mga content mo, kung kaya mo. Yes, I said it. Sebi, what's up? What the fuck is up? Hmm? Takot-takot natin nanahimik eh. Nananahimik kami dito. Huwag niyo basagin yung kaligayahin na... Kaligayahin? Kaligayahan namin dito. Wala naman tayo ibang ginawa kundi mang jam. Diba? Kanta-kanta. Makakanta lang kami dito. Tangi na issue. Ang puta. Wala ka nagbo-vlog sa atin. What the fuck is up, Seb? What's up? Baka pag narinig niyo yung lalabas na track nila Daryl and Ricey, baka manginig kayo. Ah. Walang iiyak ako. Kalma lang, basta walang iiyak ha. Ay, nako. Hindi niyo kasi nakikita yung side kong ganito eh, no? Ano? Saan ka punta? Bayabas kayong lahat. Ano bayabas? Isipin nyo yung pinapakisamahan nyo. Bakit? Pusas. Fisalo. Salmon! Sal! Ang pogi talaga niya, no? Kanina, bakit kanina nag-away na naman sila? Buti si Roma. Si Roma. Ginano niya ng sapatos, di makababa. Nagising ako, ang ingay. Pinasok ko tuloy sa kulungan si ano, si Athena. Ito umakit siya sa ano, umupo siya sa plato mismo, sa baba. Takot sila meron. Takot, hindi kasi papansin nga siya tuloy. Papansin siya. Pero kumawa siya kasi, hindi siya kumapala. Eh, mas bata yata siya. Mas bata siya. Oo, mas bata. Tsaka lalaki, ang lambing niya na. Nalalaplap nga. Ganun naman talaga aming mga lalaki kasi, boss. Anong meron sa pajama? Ito nga kasi yung meron sa pajama. Siyempre, yung mga tao dito, di ba, kapag wala na silang mga damit and shit, siyempre nanghiram sa akin, ako madami akong pajama eh. Hindi lang naman din si Daisy ang pinapahira. Oo. Pati si Najila. Ako, si Ching. Si Ching. Ba't naman di kami na-issue? Anong shit? Hindi ko talaga mag- Dahil lang pajama ni Seb yun. Dahil lang gat... Ang ina naman. Diba, pang kiddos yun eh, yung mga ganong behavior. Pang kiddos yun. Huwag... Ang ina. Mamili kayo ng a-idolin nyo. Ako, natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Tapos na ako dun. Yes. Tapos na ako dun.
Ay. Ganda ni Atina best. Yeah. Tama no. Sino ni? Atina. Putang ina no. Oh, naka-story yan. Ah. Ang pajama. Bow. Opo, go, go. Ang pajama. Buti tulog pa sila sa baba. Gising na si Kuya. Kuya Jack. Kumain na siya. Buti ba siya kumain kanina? Takot eh, atin mo na. Ito ka dyan lang siya. Malambing siya talaga siya. Pero pag ayaw niya. Ayaw niya. Ayoko na lang, alam niyo yun, ayoko na lang mag, ano eh, magsalita. Pero, mamili kayo, mamili rin kayo ng, eto, bilang magkaibigan tayo, pre, gusto, tangin na, mamili kayo ng kakaibiganin nyo. Yes, yes, yes. Hindi dahil may pera lang yung kaibigan nyo, kaya nyo kinakaibigan. Huwag ganun. Mumukha tuloy akong walang pera sa mata nila. Huwag mo sayang yung mga bagay na... Kasi yung mga... Mahalaga yan, pre. Yung mga tao dito, mga mahal ako ng mga tao dito, mahal ko yung mga tao dito, yung pakikisama na ginagawa nila sa akin at ginagawa ko sa kanila, hindi matutumbasan nyo ng kahit... Pera. Kahit na ano. Diba? Ikaw, Syra, bakit ka ba nandyan? Isang taon ka na wala nung nagbalikan kami ni Seb, di ba? Isang taon yun, di ba? Di ba, bumalik ka dyan nung wala ka ng pera? Real shit. Try me now. Bitch. And yes, bitch. Oh, walang iiyak, ha? Walang iyakan. Naminig siguro yun. Gusto nyo ng issue? Kasi ako, palag ako sa issue ngayon. Sige. Palag ako. Kasi wala akong ginagawang masama. Wala kaming ginagawa ni Rising masama. Pumunta lang dito. Ganun na kasi eh. Kapag sa akin na dumidikit, putang ina, threat na agad eh. Putang ina, si Daryl, putang ina, ganyan, 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 ganyan.